Hi! Good morning mga meme! It's a brand new day cause it's Friday again ha mga meme! And since it's Friday na naman ngayon mga meme ay kailangan tayo ay mag-recharge ng ating aura at chakra ha mga meme! Diba sabi ko kasi pagka Friday ay mainam na mainam po itong araw para naman po tayo ay mag-recharge at mag-energize ng ating mga aura. Yan ang magagawa po natin sa pamamagitan po ng yun nga yung ating mga usual na ginagawa, tayo po'y kumuha ng isang basong tubig at lagyan po natin ito ng isang pinch of salt. Sa umaga po yan, ha mga meme? Medyo warm na water naman para medyo ma-revitalize at ma-energize yung loob ng katawan natin. Ito po'y sabay ninyong inumin. Yan, nakikita nyo kayo talaga magiging, nako, ang ganda ng pakiramdam nyo. At pagkatapos, why, pwede na po tayong gumawa naman at mag-attract na naman ng mga bagong kaswertehan. Yon mga meme. Kayo po ba mga meme, isa rin sa mga nawalan ng mga tahanap buhay o trabaho dahil sa pinagdadaanan natin itong pandemic? Yung bagang mga businesses naman nagsara, yung mga company ba na nag-close na at kayo po ay isa rin sa mga natanggal at kayo po ngayon ay naghahanap ng mga bagong pagkakakitaan at hanap buhay. Yan. Ako po mayroong isi-share sa inyo isang napakainam na ritual para muna po tayo ay makahanap naman ng mga bago nating trabaho para mas mapabilis ang ating pag-apply. Ayan po ituturo ko sa inyo ngayon ang mga ilang teknik at paraan para po tayo ay talagang makakita na ng mga bagong hanap buhay. Kaya kung gusto nyo malaman kung ano po ang ritual na ito, ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. Pero kung kayo bago pa lamang po sa channel ko, eh kayo wag nang mahihiya ha mga meme. Basta kayo po'y mag-subscribe at i-click po ang aking notification bell para updated po lagi kayo kapag may mga bago naman po akong i-uploads. Kasi dito, chak, suswertihin kayo. Ganun, may ganun pa talaga. At yun na nga po mga meme, good morning po at welcome back dito sa channel natin na ang channel ng mga tao positibo-positibo at mahilig sa mga pampaswerte. Pero yung mga tao negatibo naman po dyan ay welcome pa rin naman po kayo dito ha sa channel natin. Para naman po kayo ay mahalahiran din ng kapositibuhan. At kayo pong lahat ay welcome dito ha mga meme. And I also welcome myself to my channel. O yun din sa mga nawalan ng mga hanap buhay ngayong pandemic. At kayo po ay nagbabalak-balak na o nag-a-apply-apply na sa mga bago ninyong mga trabaho. Kasi marami po akong kasi nabasa doon sa aking mga comments na nagtatanong ko ano mga pwedeng gawing pampaswerte o ritual para na pag-a-apply ng trabaho at para ma-hire agad. Eh ako po ay mayroong medyo natatanda na medyo isang technique dyan. Old technique po ito na itunuro sa akin ni Lola eh. Na kapag ka daw ito, kayo po daw ay mag-a-apply ng trabaho ay ito. Ganito po. On the day of your interview, ay ganito po ang gawin ninyo, ha? Mga meme, kumuha po kayo ng isang pair ng inyong sapatos. Ganito po, ito. Talaga mayroong props eh, no? Ito po, o yan. Katulad dito po, ito po ang shoes ko. At talagang, nako po, eh, talaga may piso pa sa loob. O yan. O yan. Kasi po kapag ako po yan, naglalagay talaga ako ng piso. Dyan, sa may kanang bahagi ng aking pa. Pero dalawa po siya, actually, dalawa yun. Ito po yung isa, sa may left side. O yan, dalawa po yan. Lagi po may piso yan. Kasi pag umaalis ako, para swerte. Swerte yan ha, mga meme. Naglagay po kayo ng piso sa ano ninyo. Kaya lang medyo hindi ko nakahawak-hawakan. Kasi ito po nilalabas po. Nabas ko po kasi itong sapatos ko na ito eh. Yan, kayo po yung kumuha lamang po ng isang sapatos ha. Isang pair ng sapatos. Pero hindi naman po ganito. Kasi po ito ay isasabit natin sa labas. Eh baka maulanan. Eh ibibilad natin ito sa arawan. Eh baka naman masayang. Eh kung pero kung marami naman kayo sapatos, eh okay rin naman po po. Ganito ha. So ano pong gagawin natin dito sa ating mga pair of shoes? Ganito po. Kung kayo po ay nag-a-apply ng trabaho at kayo may interview na, halimbawa, bukas po ay interview nyo na, pwede na po kayo ngayon magsabit pala ngayon o bukas during your interview ha, doon sa application ninyo. Halimbawa kayo ay nag-a-apply for visa abroad or pwede rin po ito doon sa mga kukuha po ng mga exam. Yung mga board exam, yan, napakainam po nito ha. Baka ito yung na-share na yun sa inyo nung mga nakakaalam o may dunong. Napakainam po ito kapag po ay kukuha ng mga board exam, yung mga test or entrance examination, yung bar exam. Yan. O yung nag-a-apply nga po ng trabaho ha mga meme. Kayo po'y magtali lamang ng inyong lumang sapatos sa itaas ng puno na mas mataas sa ulo ninyo. O, yun po ang technique ha mga meme. At kung makikita nyo, yan po ay talagang positive yan. Kayo'y mahahire dyan at kayo'y makakapasa dyan sa inyong
gagawing examination o pagsusulit o inyong application, ha mga meme. Isasabit yung lamang po yan sa taas ng isang puno po. Kahit anong pong klaseng puno, mas maganda po kung yung mga punong namumunga. Halimbawa, puno ng atis, puno ng mangga, puno ng kaimito, puno ng santol. Pero yung buong abot din, yung kaya nyo pong akyaten, ha mga meme, mga puno ng bayabas. Yan, isabit nyo lang po ito sa sapatos ninyo. Dalawa po yan, actually dalawa po ha. Dalawa po ang kailangan nyo isasabit. Isasabit nyo lamang po yan dyan sa taas ng puno, mga meme. At yan po ay talagang a-attract yan ng positivity. Yung mas mataas po kailangan sa ulo ninyo, hindi pwede mababang ganyan. Kailangan mas mataas po sa ulo ninyo yan, ha mga meme. Ito po yung matatanda na itong kaugalian at parang mga matatandang pamahiin na ito, mga meme, sa pag-apply po ng trabaho o sa pagkuha ng pagsusulit o mga examinations, ha mga meme. Ito yung ginagawa na pero ngayon parang hindi na ito pinapractice kasi kakaunti na lang po ang nakakaalam. O, so ayan, pwede nyo na po i-google at isa-search ito ay ito po ang mainam na pampaswerte sa pag-apply sa trabaho, ha mga meme. Yan, o yan, may mag-google na kayo ngayon. Ito yung technique, magsabit po kayo ng sapatos ninyo sa itaas ng isang punong kahoy na namumunga. Kahit na ano po, kahit nyog, kung kaya nyo umakit ng news. Inay ko po, nakamalaglagpat, magbarog. Huwag naman doon, kahit mga puno lang po, puno ng mangga, basta't namumunga po ha mga meme. Punong kahoy po, hindi ba puno yung mga puno ng palmera naman, baka mga puno ng as is yung ano yun nyo. Pero okay lang po kung puno ng as is ha mga meme, kasi ang puno po ng as is ay namumunga rin yan. At tumataas din yan na nagiging puno malaki. Pwede po yun, mga ganon ha, puno halimbawa ng mga, huwag naman po yung ano, yung puno ng malunggay. Kung may mga mangga po, yan, lukban, kaimito, guyabano, yung mga atis yan, santol, mga ganun po pwede na po yun, yung mga ganun puno ha. Isabit nyo lamang po ang lumang sapatos nyo, kahit naman po hindi bago ha, mainam naman po yan. Okay lang po yun kahit po luma. Basta kasi po yan, kung iiwanan nyo po yan dyan, eh baka maulanan at maarawan, syempre mararaot at masisira, eh, sayang naman kung ang inyong sapatos ay kukupas at masisira. Yung medyo pinaglumaan nyo na medyo patapon na baga. Yan, di ba? Kahit tayo hindi naman po halaga kayo basta-basta nagdi-dispose ng mga sapatos nyo. Yung mga hindi nyo nang ginagamit, pinagliitan nyo na. Basta't kailangan po ay sapatos ninyo, ha mga meme. Halimbawa naman po yung mga anak-anak ninyo, ha mga meme, ang kukuha ng pagsusulit o exam. Yan po, yung sapatos niya po ay isabit nyo. Pwede po kayong gumawa niyan para sa anak ninyo, ha mga meme, para sa mga kapatid ninyo. Pero mas mainam po kung siya mismo ang magtatali nung sa puno. Pero kung mga bata pa nga lang, bakit yung baba na mapuno yun? Baka magbarong. At ako i-PM nyo pa, kasalanan ko pa. Pwede po kayo ha, mga nanay o mga tatay, pwede po kayo ang magtali ng sapatos ng anak ninyo. Halimbawa, kayo po yung may mga pagsusulit o may mga bar exam o may mga test, may entrance exam po, yan, mainam po yan. Itali nyo lamang po ang pair ng sapatos niya yun at yan ay makikita nyo, positive yan. Napaka-positive ng result niyan. Yan po yung makakapasa dyan at siya'y matatanggap sa trabaho niya. At ang isa pa po yung ganito. Isa pa po, kayo po ay kukuha ng kape. Ito pong butil ng kape. Isang napaka-inam na pang-attract dyan sapagka kayo po ay naghahanap ng mga bagong mapapasukang trabaho. Ha, mga meme. Kayo po'y kumuha lamang po na kahit anong pong klaseng butil ng kape. Ha, basta't yung buo po, hindi po pwedeng powder. Ayun na lang, may magtatanong naman. Pwede ba yung 3-in-1 na coffee? Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yung nagiling na. Kailangan po yung ganyan po. Yung coffee beans na talagang buo pa po. Yan po. O, yan. Kita nyo ganyan po ang coffee bean ha, mga meme. Pwede na po kayo makabili tingi-tingi sa palengke. May mga nagtitinda dyan ng mga coffee shop, coffee, mga retail shops. Pwede kayo bumili ito kahit 1/4 or 3/4 or kahit kalahating kilo. Kasi mainam din po ito sa bahay eh. Kasi ito yung nag-absorb ng mga negative energy sa kanyang mababahong amoy baga. Maglagay lang po kayo ng ganito. Saan ba sa salas ninyo, sa living room, o sa kwarto nyo, sa ilalim ng kama, o sa loob ng inyong aparador. Ay i-absorb nito yung mga negative energy baga, yung mga amoy-amoy baga, yung molds baga, ganyan. At kita nyo, nako, ito yung napakainam. So, ganito ang gagawin natin. Kayo po'y kumuha po ng 21 pieces na butil ng kape, mga meme, ha. Kayo po'y kukuha ng 21 pieces na butil ng kape, ha, mga meme. Yan, bilangin natin. 5, 10, 15, 20. O, kulang ng isa. So, small music. Ayan. O, marunong pa pala ako magbilang ng by 5.
Tignan ko po. Yan, 21 pieces ng butil ng kape po ha. Coffee bean po yan, mga meme. At anong gagawin natin? Tayo rin po ay kukuha ng isang dahon ng laurel. Yan ha, mga meme. At dito po ay susulatan po natin ito ng ating pangalan ha, mga meme. So, baba muna natin yung coffee bean. Sulatan po natin ito. Pili tayo ng mas maganda yung buo. Yan, ito po. Kubuha po kayo ng isang pirasong dahon ng laurel. At kayo po kubuha din ng isang panulat. Kahit ano po kulay ay okay lang ha. Kahit itim, kahit blue, kahit kulay, okay lang. At anong gagawin natin dito? Ito po ay susulatan ng natin ng mga pangalan. Halimbawa, tayo po ang nag-a-apply. Sulat po natin ng ating pangalan dito. Bawa, Rico Mori. Yan. O, yan. Pupunta ako sa abroad. Mag-a-apply ako ng visa. Eh, nako, kailangan ko makapasa doon sa interview. Sa immigration. Isulat nyo po ang pangalan nyo dyan at ang inyong birthday. Siyempre, kailangan may birthday. Kasi baka may kapangalan kayo eh. Baka sa kanya tumalab yun. O, para talaga unique bagaya. Kasi dyan po magkakatalo sa birthday eh. Pero minsan may magkapakalat at magka-birthday din ha. Ayan po. O, so, isulat nyo lang po ang inyong pangalan dyan at ang inyong birthday ha, mga meme. Pagkatapos po, ikukuha po tayo ng isang malinis na papel. So, ito po. Sa isang ganito lang po. Yan. Tapos, ito po ay susulatan din po natin ito ng ating kahilingan o petisyon. Halimbawa, ano ba? Halimbawa, kung mag-exam nga ang anak ninyo, o halimbawa, kayo po ay mag-a-apply, isulat nyo po dyan. Halimbawa, ano bang intention nyo dito sa paggawa ng report na ito? Isulat nyo po yung pinaka-main, ha? Yung pinaka-main na gustong-gusto nyo. Bawa, diretsahan na. Makapasa ako sa aking pagsusulit ngayon o sa aking bar exam or makapasa ako sa aking interview sa immigration, sa aking visa or makapasa ako sa aking pinag-applyan na trabaho, ganyan. At ito po yung gagawin nito, parang yung ating petition ngayon ha, mga meme. O yan, nakalaki dyan, ma-hire ako ngayon sa aking na-applyang trabaho, maging positive ha, yung result, kumbaga, ganun. Tapos kung ba, kung kayo po'y mag-i-exam na, ako po'y makapasa sa aking pagsusulit o sa aking bar exam ngayon. Laging may ngayon ha, mga meme. Para yung energy baga, ibibigay sa inyo ngayon na hindi bukas, hindi sa isang linggo. Ngayon. O yan, tapos po ilalagay po natin ang ating 21 pieces na, yan, nakalagay po ganyan ha, sa ating papel. Ilalagay po natin ngayon sa ating papel, sa ibabaw po ng ating papel, ang 21 pieces na butil ng ating kape at kukunin natin ng ating dahon ng laurel at dito tayo hihiling ng ating petisyon ha, mga meme. Kung halimbawa ipagkaloob mo sa akin ng aking kahilingan dito sa dahon ng laurel na ito ngayon ay ma-hire ako sa aking ina-apply trabaho o ipagkaloob mo sa akin na ako ay matanggap sa aking pinag-a-apply ang hanap buhay or makapasa ako ngayon sa aking pagsusulit na gagawin or sa bar exam na ito. Maging maswerte at maging positibo ang gagawin kong pagsusulit na ito at ako ay gabayan ninyo. Yan. Tapos ay ganyan. Tapos isama nyo rin po yung lahat ng inyo pang mga ibang kahilingan kasi swerte nga po ito, diba, sa dahon ng laurel. Diba, tayo ay pagkalooban niya ng siksikliglig at umaapaw na kasaganaan. Tayo ay ilayon sa lahat ng masamang tao, lahat ng uri ng kapahamakan at lahat ng uri ng karamdaman kasi ngayon ay nakakatakot pa rin. Baka kayo paglabas nyo dyan, masalabat nyo yung COVID. Eh nako po, Sos Mariosit, huwag naman. Baka mamaya pagpunta nyo sa inyong pina-apply, eh kay medyo negative ang mga tao makasalubong nyo. Ito po, kontrahin po nito. Kasi po, ito po ay dadalhin natin, ha, mga meme. So, yan. Oh. Yan po. So, kailan po natin ito gagawin, itong ritual na ito? Ito po ay gagawin natin the night before your application. Na humawa, kayo po ay bukas ay may pagsusulit na kayo at kayo bukas na yung interview ninyo. Pupunta na kayo dun sa company or sa office or sa pupunta na bukas sa immigration at kayo po ay interview na for your visa or kayo po ay bar exam na bukas. Gawin nyo na ito ngayong gabi. At ito po ay ganito po ang gagawin nyo. So, pag nagawa nyo ng ganyan, ito po ihalay nyo sa bandang silangan po, ha mga meme. Pwede naman po itong gawin ninyo ng umaga, ha mga meme. Basta ngayong gabi lang po kasi ito po ay tutulugan kasi ninyo. Kaya gabi. Pero ito po ay gagawin po ninyo ng umaga. Halimbawa, ngayong umaga ay mga 6:30, kahit anong pong araw yung pumata, kahit po Merkules, Webes o Biyernes, may po okay lang po ha mga meme. Ito yung gagawin nyo sa umaga, around 6:30 hanggang 8:30 ng umaga. Pagka-tap-taps po ay haharap tayo sa sinag ng silanga, sa may sinag ng araw. At ito po ay ating i-energize nga. Tayo manalangin at magbigay ng konting panalangin at petisyon dito. At pagkatapos po, ito po ay ating ipopold ng 5 beses ha mga meme. Basta 5 beses, kailangan po ipapasok sa atin ang ating pagpopold. O halimbawa po ay ganyan. O, 1. O, ganyan po ha. 1. Tapos, ganun po natin. O, basta kailangan po hindi mahuhulog yung mga ano, sangkap ha. 2. Tapos, 3, 4, 5. Ayan po. O, yun. So, ayan na po.
So ayan. So anong gagawin po natin dito kapag napold na natin ng 5 times? Ito po ay ilalagay natin ngayong gabi bago tayo matulog sa ating ilalim ng unan, ha mga meme. Yan po. Ito po ay tutulugan ninyo. Sa ilalim ng inyong pong unan ay ilalagay nyo ito doon at ito'y sasaksak ninyo. At yan, kinabukasan po, paggising nyo sa umaga, syempre, paghahanda na kayo, magpre-prepare na kayo. Yan po. Kailangan nakasabit na yung sapatos nyo, ha? A day before nung inyong interview, pwede naman po yun. Or pwede kinabukasan sa umaga po, bago kayo umalis, italin nyo na po doon. At ito po yung lalagay nyo sa inyong mga bulsa, ha mga meme? Sa may bandang kaliwa ng inyong bulsa. Doon po. Pwede po dito sa side pocket dito sa kung may blazer kayo dito po sa side. Pwede din po sa may dito po sa may pants ninyo. Pero pwede rin naman po kung wala kayong mga bulsa, eh, pwede naman po ito sa bag ninyo. Ilagay niyo lang po. Kailangan po ito yung dala-dala ninyo. At bago kayo po mag-interview at bago kayo mag-exam ay anuhin niyo po muna ito. I-energize niyo ito na maging positibo ito at yun, maging positive ka at ako ay makakapasa. Bago mag-start po ang interview, kung kayo isasalang na o inyong mga exam, ay i-rub niyo muna siyang ganyan, ha mga meme. At ito ay hilingin niyo na matupad at mag-manifest sa inyo, ha mga meme. Yan, ganyan po. At nakikita niyo. Yan po yung positibong-positibo yan na mga meme. Kayo po ay makakapasa na dyan. Sus Marios. Basta ito po yung gawin nyo po ito before ng interview ninyo, ha mga meme. Bawa kayo po yung nag-interview for work at home at kayo nag-apply na sa via internet. Pwede rin naman po ito mga meme. Kayo po yung magtali lamang po ng isang sapatos ninyo luma sa itaas ng puno na mataas po sa ulo nyo at gawin nyo po ang ritual na ito. Makikita nyo, kayo po ay makakapasa dyan. Lalong-lalo na yung mga kumukuha ng mga bar exam, yung mga may pagsusulit na gagawin. Ay, napakainam po. Ito po yung subukan ninyo gawin, ha mga meme. Lalong-lalo na yung pagtatali ng sapatos sa itaas ng punong kahoy. Ay naku, napaka-positive yan. At subok na yan, ha mga meme. Yan po ay talagang old rituals na yan mga meme na talagang ginagawa pa noong mga unang panahon pa ng mga ninuno natin. Ngayon po ay parang hindi na talaga yan na gagawa, parang hindi na yan ituturo sa atin kasi kukunti na lang po ang nakakaalam. O, so di ngayon, alam nyo na. Sinare ko na sa inyo ang sikreto, di ba mga meme? Yan, marami nang makakaalam ngayon. Inak po ay marami nang mahahayat at marami nang makakapasa ngayon sa exams. Oh, di ba? Good luck sa inyong lahat, ha mga meme, sa mga naghahanap ngayon ng mga trabaho at mga bagong work. At yung sa mga kukuha naman po ng mga pagsusulit at yung mga yun nga, yung mga bar exam na yan, yung mga ganyang mga exam-exam na ganyan ay good luck sa inyong lahat, ha mga meme. Oh, so yun with that mga meme, sana po may napulot na naman kayong mga bagong idea at kaalaman sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertihan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye mga meme. Fresh look, fresh look, fresh look. Before we end, mga meme, let's do the shout-out! Shout-out kay Miss Christina Aquino at kay Joresti. Shout-out kay Miss Marlene Casabuena at kay Miss Erlinda Ariola ng Caloocan City. At shout-out din po kay Miss RM Honda at kay Lenny Guzman. At shout-out din po kay Miss Joanne M. Tuaso ng Negros Occidental at kay Miss Nancy Mendoza. At shoutout din po kay Miss Chuk Ching Chong ng Malaysia at kay Miss Janet Arca. Shoutout din po kay Miss Alona Magno at kay Joss Tusaya ng Taiwan. At mega shoutout din po kay Miss Inda Beans at kay Miss Rosabella Maestrado ng Makati City. At mega shoutout din po kay Miss Maricel Jose at Mr. Alex Prado. At shoutout din po kay Miss Jinky Abiso at Miss Janina Hibas. And mega shoutout din po kay Miss Shirley Lee Pascual ng Mascot Oman. With that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye mga meme.